Bata pa raw to eh, bata pa. Ilang buwan na raw yung mga yan, bossing? Ilang buwan na daw to? 1 year pa lang to? Pero laki no. What up guys, another day, another vlog. So welcome back dito sa ating channel. Today, papunta tayo ng World Trade Center doon sa Pasay. So andito pa tayo sa Manila. And medyo busy-busy pa tayo kaya hindi pa tayo nakaka-uwi ng probinsya. At ito, nag-prepare tayo bago tayo umalis. And shoutout sa ating mga subscribers. So samahan niyo ako and mamasyal tayo. Let's go! World Trade Center dito sa Pasay. Papasok na tayo dito. So meron yung outdoor and indoor. Sa outdoor andun yung mga livestock and sa indoor yung mga machineries. Sa entrance pa lang may mga nagtitinda na ng halaman. Sa Wilson, sa yan, may mga tinda sila. Ay, may Red Apple oh. Ano ba yan? Kapit na buka. Magkano ng ganito? 800. Hindi ba kailangan ng ano yan? Anong fertilizer niyan? 3.14 siya. Ah, 3.14. Ilang years bago mamunga to? Sa taon lang yan, sir. Mabilis lang. Pahingi ako ng ano na lang. Pagpapunta kay Tagaytay. Pagpapuntang Tagaytay. May malapit sa Bugantan, sir. Ah. Ito may mga ganda no. Mga bunga. Puro cherry. Isa na lang ka kaso wala yung sasakyan dito. Uy, lakatan. At ano to? Lakatan po ito? Ay, yes, sir, lakatan po. Mamumunga naman yan pag bandang Tarlac. O sa bundok lang siya. Actually, sir, galing kami nag-deliver kami. Ay, nag-event kami sa La Union. La Union. $100 na lang. Sayang no. Guys, so andito tayo ngayon sa outdoor. Ayan, may mga chicken no. Manok ni San Pedro. Meron silang Brahma. So, Cornish chicken. So, alaga din kasi aming ito Brahma, yung buff. Pero maganda to. Oo. Pero mas maganda yung porcelain. Hmm. Ang buff kasi brown lang. Anong tawag dito tayo sa manok na to? Onagadori chicken. Onagadori? Yeah, Japanese onagadori. Hmm. Magkano naman halaga ng mga ganyan? 8K. Pag sisiyo, nagbebenta kayo? Hindi. Sayang pera. Much better yung bumili sa breeder na. Eh, yung nandun, yung nandun sa ano, banda rito yung puti, same lang din ang price niya. Okay. Hmm. Brahma. Ito nga nang tawag dito? Cornish. Standard Cornish. Pang ano lang siya, pang show? For pet only, pero pag dumami, pwede hindi for pet consumption. Kasi maano ko sir eh, masiksik-lik. Hmm. Ito puro Brahma, no, ma'am. Yung sa gitna, ang laki naman nun, anong tawag dun? Rowan ducks. That's it, exhibition rowan ducks. For fancy, all, lahat dito sir, ng display namin. Fancy only? Fancy lang. Hindi siya meat type? Hindi meat type, maliban dito. Ito meat type? Oo. Saka yun sir, sa rowan. Kasi ang laki nun mam, oh. Actually, pwede rin yung peasants. Kasi syempre, medyo expensive. Oo. So, gagawin mo lang kung kain, pagkain. Ang estimate na kilo nun, ma'am, nasa ilan? Yung yeah, adult size, so yung rowan. Mga 8 siguro. 8? Mas mabigat pa sa stovey? Hmm. Malaki rin. Saka yan kasi, sir, malaman yan eh. Ah. Okay lang po, lapitan. Sige po. Thank you po. Estimate kilo, 8. Malaki. Mas malaki pa siya sa stovey, oh.
Tinatawag na Rowan Duck. Lalaki oh. Mas malaki siya kaysa sa Muscovy. Ang estimate kilo, 8 kilograms each. Dito naman tayo sa kabilang store. Ito may mga peacock sila oh. Dami. Ganda oh. Black Australorp, sir? Sir, Australorp right dito? Australorp? Lalaki ah. Ha, Alcacid? Yearly? Lalaki oh, mga tawag dito. Rhode Island Red. Ito, Plymouth Rock. Meron pa rin dito. Sussex. And the Cornish chicken. Oh, maganda. Cochin. Oh, mga ibong adarno. Dito naman, sa side ito, ito yung American Mallard Duck. Ganito yung color niya. Iba siya dun sa Rowan na nandun sa unan kanina. Ito, Silver Mallard. Millennial Muscovy. Okay. Hey guys, puro grafted na dito. Mga dalandan, kalamansi, langka, yan, guava, tay guava. Sa kabila kasi may mga livestock dun. Pero dun sa bandang dulo, merong mga kambing. Red hatties. Medyo mabilis lang tayo dun sa area na yun kasi ang purpose natin pagpunta rito, titingnan natin yung mga kambing dun sa dulo. Tapos may mga machineries din pala dito sa labas. Oh. May mga machineries ang gagandang lalaki. Oh, quality. Laki ng gulong. Oh. May mga harvester ng palay. Sa laki ng chopper oh. Guys, harvester. Ganda ng mga makina ngayon. Mga quality ng makina ngayon, bossing. Oh, dito tayo sa dulo. Mga baler ng silage. Ayan, ang gaganda. Ito, may actual sila. Magawa ng silage. Galing oh. Kaya doon, tapos mabibail siya sa dulo, yung parang kanina. Sa isang ganito ma'am, magkano isang bail na ganun? Pag binibenta nyo? 8 per kilo. Yung ganyan nila, estimate na kilo niyan? 65. O sa 65, tsaka sa 8, magkano na yun? Computin na lang natin yan. 500 daw, bossing? Oo, 60 times 8. Oo. 180 ba? Tama ba? Kung 60 times 8. Where today? One year. Bossing, pwede rin sa ano to, no? Sa net pier? Pwede rin tong machine na to, no? Sa net pier? Oo, lahat ng ano yata. Lahat ng pokey. Ay, nice, oh. Gandang pagkakagiling, oh. Magkano naman? Magkano to? Magkano yung halaga ng ganito, sir? Pwede ko lang. Siya ng 2.5 to 3 and 4. Mura lang. Isang mayaman. Pero mapapakinabangan to sa ano, lalo sa probinsya. Lalo ko sa puan lugar niyo, sir. Tarlac? Oh. Eh, kambing lang ang mga halaga ko, mga ganyan, mga boer. Mag-iipo ko ng supplier sa Tarlac. Kapit tayo siya, SJS.
JSJ? JSJ, ba? JSJ ata yun eh. Yan yung... Tarlac. 8 pesos per kilogram. Magre-range siya ng 50 to 60. 50 to 400 pesos. 400. Lang. Eh, paano pag nagbebenta kayo kahit pa isa-isa o kailang isang bale? O bultuan ito? Pwede naman po. Pick-up lang. Ah, pag pick-up? Kaso malayo kayo sa amin. Tarlac pa. Ano po eh? Hindi pa kami nag-deliver. Oo. Pick up lang itong price. Meron kasi mga nakasako, hindi maganda rin. Nahanginan yun eh. Ito, siksik eh. Pinatang nahangin, mag-tubed. Oo. Hindi dinataga? Hindi sir. Hindi siya namin ang daga. Langgang. Hindi kaya ng daga to? May dinideliver na niya kami ng malaking park siya. Mga daga siya na naglagay siya malalaki. Hindi nila tinitira? Hindi nila. So kahit outdoor siya? Yes sir. Maganda. Kung isa po sa makakatipid sa kanya, makakatipid kayo ng paggawa ng ano. Kasi basta mo sila mo na lataan ng tubig, may istakan, may ito sa labas, mula na. Ah, kasi papasukin pag tubig. Okay. Pag kayong naistakan siya, tubig, kasi bail nga siya. Pero sa mga ganito, direct-direct yung naman yung tubig, pwede po siya. Okay. Pangalan bro? Wilson, sir Wilson, thank you sa hindi dyan. Halimbawa, konti lang yung alaga mo, bibili ka niyan. Paano mo yan bubuksan kung sakali? Di ba istak mo ng ilang araw? Yes, sir. Kunyari, hindi siya naubos, sir. Basta ibalik mo lang siya, tapean mo. Kahit anong klaseng tape yun? Okay. Mas maganda yung hindi nakakapasok yung hangin. Ba'n patingin, sir, yung asiksik nga? Pero, ang advice po nila, nabuksan, within 3 days, kailangan mo siya. Okay. Ganda oh. So guys, 2 months na raw itong mga to. Pero hindi pa siya na bubulok. Galing. Sir, Ilocano, Kapoy Ilocano, nanagan mo sir? Ako si Raven Compassar. Taga Pangasinan. Pangasinan na yan. Born Baguio City. Papakita niya yung kaibahan ng silage nila versus dun sa nakagawian na nandun sa sako, tsaka dun sa drum. So ito po yung silage natin. Nakikita po yung talagang tight po yung compaction niya sir. Then aamuyin mo pa lang sir kung may amoy bulok yung silage. Amuyin sa kakaiba sir, parang fresh cut pa rin yung amoy ng mais. Kita nyo naman yung kulay ng mais, yung bunga. Yan po sir. Ganda ng pagkagiling. Sinabi ko kay bro kanina, maganda yung pagkagiling. Tsaka ang advantage ito, hindi siya basta mabubulok. Mabubulok. Dahil compacted. Yes sir. Then, kahit wala sa ililim ng ah, kahit wala sa ililim, sir, huwag lang mapunit na pagdating ng ayok o ano man, daga, gano'n, sir. Pero hindi naman daw kinakagat ng daga, sabi ni bro, eh. Di ba? Yes. Dahil nung na-stock, sir, wala nang experience na ano lang. Mga tropa, dito tayo sa Bower. Bower. Quality. Mga double bower. Ito mga siguro 4 months old pa lang itong mga to. Ganito. Double bower. Ito mga 3 months siguro. Maliliit pa eh. Bata pa raw to eh, bata pa. Ilang buwan na raw yung mga yan, bossing? Ilang buwan na daw to? 1 year pa lang to? Pero laki no? Pang, ano, pang show? Double bower. Puro double naka-display ngayon, ito double bit. Ito lang naka-display ngayon unlike nung 2022. Marami kasi nun eh. Papakita ni sir yung mga bower dito naka-display. Kanino to sir? Kay sir? Ay, XBRJ ko po sir. Ayun. May interview po doon. Ah, yun. Papakita natin sir yung mga bower. Kita natin. Dito kami sa Malaki. Ayan. Ayan po sir yung ano, yung bagong import ko nila na bank. Ayan, ilang ano na yan sir? Ilang buwan na yan? 1 year, 4 months na sir. 1 year, 4 months pa lang? Yes sir. Malaki?
Ang pinagkaiba niya doon sa mga namin sa probinsya, kasi sa probinsya, daming upgraded. Daming upgraded, daming klase ng bower, sir. Kaso ito naman, sir, is talagang yung champion line na galing US, sir. Andun po yung ano niya, sir. Yung picture niya. Yes, sir, yung pinanggalingan, yung origin. Pero talagang import siya, hindi sa island. Yes, sir. Hindi po sa island. Talaga, direct import po from US, sir. Yung mga nasa kabila, lahi niya na yung mga yun. Lahi na dito, sir. Hindi pa, sir. Kasi bagong part, sir. Lahi ng ibang back po nila yan, sir. Ah, so hindi pa siya marunong mag-start? Yes, sir. Yes, sir. Ah! Talagang tinuturuan pa lang po, sir. Bata pa pala, lalaki pa yan. Oo, oh, sir. Nasali na siguro sa show yan, bro? Sa show, nasali na? Hindi pa, sir. Pero siya lang nag-champion last boat show nung sa Lipa, no? Galing. Ito, sir. Tignan mo yung... Ito yung sahat yan, yung top. Ah, okay. And ito po siya ngayon. May 25, 2023 yung tatu, sir. 23 pa lang pala siya. Yes, sir. Bata pa. Yes, sir. Ito yung tatay, ito yung nanay. Tingnan yung mga quality, oh. Ito yung resulta. At yung mga pagkatigusin talaga, boy? Wala, sir. Hindi, normal mat lang ba? Mga practices tayo, katayin mo pa. Pero nagsimula nga, pag nagsimula kasi yan, napag ano, sir? Iniiiyan ang sarili. Oh, bumangsit. Okay, tapos nagkakaroon ng galis, sir, pag mapabayaan sa ligo. Kaya kailangan din yung proper sanitation din, sir, yung standard na paglilinis ng isang pang. Para may iwasan po yung galis din. Yung pagkain niya ngayon, silage? Yes, sir, silage. Silage siya kayo? Pits, sir, yung room sole pits po natin. Ah, syempre, room sole. Well, sir. Namelty room sole. Gamit ko walang ate. Number one, sir. Number one, room sole. Ayan, rumen. Yes, sir. Quality ang pinag-uusapan, sir. Room sole, oo, oh, iba siya sa amin. Kasi... Subukan niyo yung, parang yung ginawa ko nun dati, sir, yung lima na klase ng pits ng Luminance. Ang ginawa, bago ko lang tumuan, sir, wala pa ako sa rumen, sir. Yan ang gamit ko. Talagang in-introduce din namin dahil nakita ko yung malaking pagkakaiba. Tsaka ang pansin ko dyan, bro, pag pinakain mo, kahit masobran, hindi nagbo-bloat. Sa rumen, hindi nagbo-bloat. Kasi meron yung toxin binder at anti-bloat na po yan. Ah, yung pala yung sekreto. Ayun guys, alam mo yung sekreto niya. Kasi pansin ko, yung mga binibili kong pins doon, pag nasosobran, talagang nag-bloat. Yung rumen, yung rumsol, lala, kahit sobran mo, okay lang. Ewan ko ba, maganda yung formula ng pitch nila. Yung experience mo, sir, doon mo malalaman. Oo. Kaya, invite mo na yung followers mo yan. Ayan. Anong masusubukan yung pitch nung yung tumutin mo? Oo, kailangan subukan nyo. Room sol. Siyempre, room eh. Dito sa World Trade. Pipila, kuha tayo ng form. Right, ito na yung ating ID bago pumasok. Oh. Entrance World War. Okay, sorry manok. Lamig dito sa loob. Para saan po ito? Sponsor na po dito sa loob. Ito yung mga makabagong gamit dito. Ito common na yun. Sa mga nangingitlog na manok, mga layers. Okay, ito may added hydroponics dito sa gilid, oh. Hydroponics. Ito pwedeng-pwede sa mga busy sa trabaho. Pwede kayo magtanim indoor. Ang galing. Nagsi-circulate lang yung tubig sa loob. Ang galing, oh. May mga melon. Hello po, ano po ito? Hydroponics ba? Soilless hydroponics. Hindi siya soil? Hindi po. Ah, kokopit? Apo. Ah, okay. Tapos nagsisirculate lang yung tubig niya? Hindi po. Drain po talaga siya. Yung galing talaga dyan ay yan yun. Hmm. Kasi wala siyang drain. Hmm. Kaya kinakain lang siya ng panin. Okay. Not like salitos na may circulating po siya. Pero may fertilizer pa rin pinaprovide. Opo. Anong klaseng fertilizer? Ayun po yung hindi ko masagot siya ngayon kasi... Ha? Pang sarili lang na ano. Lalaki yung sili, oh. Grabe. Maganda. Nalalamugin mo yun. Melon pa, no? Kaya palang mabuhay sa indoor yan. Green na. Dito lang sa display ngayon ginawang indoor. Sili. Alright guys, dito tayo sa side na may ulang. Tignan natin yung ulang.
Mga ano to sir, ulam to diba? Paano nyo ano yan binibreed? Sakali, madali ba siya? Medyo sir, komplikado dahil pag sir, nag-release na siya ng larvae. Ang larvae, kailangan ng alat. Kailangan brackish? Kailangan brackish. Halimbawa, nasa... Ang life cycle niya, lumanak sa fresh. At kapag mga anak na, bumababa sa may estuary, binanganak. So, kailangan ko lang kami, ano po, alat. 12 ppt. Pero may nabibili nun sir, halimbawa nandun ka sa probinsya, sa bandang NCR, ganyan. Ang ginagawa po namin sa station, dahil lari po kami alat na makukuha, tinikip lang namin. May nabibili? Ano po, yung mga chemicals po nabibili. Pero yung po mga hatchery na malapit sa dagat, yun po advantage. Kapag-plak sila ng tubig. Ano mas maganda yan o yung crayfish? Pag sa city? Kung po masabi, pero ito po kasi pinapromote namin dahil native siya sa Philippines. Yung crayfish po kasi Philippines. Tsaka mas masarap ang lasa nito sir eh. Compare sa mga ganun. Yung... Pero baka po mas mahal din siya. Okay. Sa pagkain pala sir, ano pinapakain nyo dyan? Ano po yung formulated diet? Pang ano talaga? Dapat pang... pag pinapakain ko yung sinker, yung lubog. Kasi lagi sila sa ilalim. Ah, okay. Hindi nila kayang lumangoy patas. Kaya naman, kaya lang sila ay bottom dwellers. Kaya po, nare-recommend din namin kung medyo mga taas yung tubig, mga 1 meter, meron pa sana alagang isda. Kasi para ma-maximize yung... Okay, may isda ito sa loob? For ano lang yung display. Display pero, lang? Ang pwedeng kasama nito ay tilapia. Na-try na namin effective. Dito na naman si Chef Boy Logro. Chef Boy. Luto siya ng lumpia. Naimas mata, Chef. Naimas. 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 Naimas, guys. Yan tayo lutong pay. One. Doing it on. Nag-bag mo ton. One. Ano yung kasip? Ito po, ang tawag ito, samosa. Kung sa Indian or Arabic tongue, ito yung paborito ng hari. Ay, pwede pala natin. Vegetable samosa. Ano tawag nila, no? Musa, spring rolls. Lumpiang gulay. Okay. Pero ginawa ko siyang mode. Bali, kwas. Talong. Yeah. Sili. Kugis plapla. Gulay po, kalabasa. Wala po, yung mangga mamaya yung sausawa naman niya. Kalabasa. Ito yung nandito sa... Hindi na yung ingredients. Ito yung nandito. Opo, yan. Lahat nandiyan. Yan guys, di tayo masyadong nagtagal dun sa World Trade kasi kanina maulan. Di tayo napagdala ng payong yung nakalimutan natin. Nagmabadali rin tayong muwi kasi may iba pa tayong lakad. So, sana ay nag-enjoy naman kayo sa ating konting oras na ilaan doon sa World Trade Center. And sa mga pumunta doon kanina, shoutout sa inyo, sa mga kapwa nating farmer, backyard farmer na nandun. Actually, marami tayong nakilala doon na mga taga-Norte, mga kapwa din natin nag-aalaga ng kambing. So, andun sila sa rumen kanina. So, shoutout sa inyong lahat and sa mga nakasama natin doon. Alalo kay Tita Emma na nandun kanina, Emma Torrentino. So, nai-vlog din natin siya before. Nakita natin doon siya kanina sa ATI. So, yun. Nakakatuwa na... yung mga kakilala nating farmers nandun. So, next year ulit, kita-kita ulit tayo. And, shoutout sa inyong lahat sa mga subscribers natin. And, sa mga bagong panood dito, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit that notification bell. And, kita-kita ulit tayo next time, guys. Happy farming sa inyong lahat, and bye-bye!